family, and today we will be making recipes for you, your family, and pwede din pang negosyo. Gagawa tayo ngayon ng kamote fries gamit syempre ang Cheesemiss special butter cheese powder. So ang ingredients po natin na gagamitin ay syempre ang ating Pinoy na kamote at ang ating Cheesemiss butter cheese. So syempre umpisan natin sa paggayat ng ating mga kamote. Pagniti po muna natin yung ating mantika and then ilagay na natin ang ating mga kamote fries. Usually, this would take 1 minute sa pagluluto po natin ng ating kamote. Gamit syempre ang ating sifter, kukunin na natin yung ating mga kamote. Pagkatapos, ilagay natin sa ating lalagyan na mayroong tissue paper or napkin para po ma-absorb yung extra natin na mantika. So, habang mainit-init pa yung ating kamote fries, ay ilalagay na natin siya sa ating microwavable bowl. At dito po natin i-shake yung ating mga kamote. Approximately 1.5 teaspoon po yung ilalagay natin dito. Tama na po yun, hindi mo kailangan damihan kasi konti lang napakalasa na ng Cheesemiss. Shake, shake, shake! At alam niyo ba mga nanay, nag-costing talaga ako para dito sa ating kamote fries. 65 pesos lang ang 1 kilo ng ating kamote. Plus 30 pesos naman ang isang sachet na ganito ng Cheesemiss. At syempre samahan na natin ng 20 pesos na mantika. O bakit 20 pesos? Kasi alam ko naman na magagamit pa natin yung ating pinagprituhan. Tama ba ako? So, with that alone, nakagastos lamang tayo ng halos 100 piso. Pero, ang tutubuin natin ay nagkakalaga ng 500 pesos. So, isang lutuan pa lang, hindi na masama, di ba? 400 pesos sa isang kilo mo ng kamote fries. At syempre, ilalagay na natin siya sa ating foil na lalagyanan. Minesure na natin siya at 50 grams. At pwede na natin siya ibenta for 25 pesos or 30 pesos depende sa market mo, sa area mo. O diba, swak na swak sa budget natin.